What's up mga kadigol? Ang menu for today, wild scallops and scallops. Ito ang scallops. Ito ang wild scallops. Sarap dito ano, igataan, itinola. Iba ibang size siya, no? Yung wild scallop mas malalaki. Yung scallops na original, yan siya. Kadigol. Magluluto po tayo for today ng ating nahuli kahapon. Actually sir, ma'am, hindi ko naman na-videohan kasi akala ko buo kaya na naman ako doon sa last episode ko. Hindi ko na-feature yung nahuli ko kasi nga puro bokya, wala akong nahuli. So ngayon, ang ating lulutuin for today is ang ating wild scallops and the scallops na original. Basic lang naman to na gagawin natin yung ating mga ingredients, pang tinola lang. So yung basic na sinasahog, onion, onion kita ba? Onion, bawang, saka luya. Eventually wala tayong ibang gagamitin na sangkap kundi pechay kasi yun lang naman ang matinong nakakain ng Pilipino dito. Walang iba na katulad sa Pilipinas na pupunta ka sa palengke, marami kang mabibili kung ano-ano. Dito wala. So, pagtsatsagaan mo kahit yung mga magulang na pechay. Gaya dito. Shoutout ka pala kay Amaya. Hi, thank you, hello. Kay Amaya Ray. Kay Mr. Aaron Torta, ang ating mga taga-pretties. So, umpisa na natin guys. Okay mga katikol, umpisa na natin ang pagluluto natin. Siyempre, ang ating pagluluto ay sponsored by Magic Sarap ng Shams. Kahit na wala tayong sport, mga sponsor, okay lang yan. Pero sana all may sponsor. Unahin muna natin ang mantika. Basic okay lang naman tayo. After ng mantika, yung mga basic ingredients. Like onion, ang ating garlic, ang ating luya. Ay na yung ating kalaw. Sa Pilipinas kasi wala kang makikita na ganyan na scallops, only dito lang sa Middle East. Before nung 6 years ko sa, nung 4 years ko sa Saudi, makaraniwan na huli ko rin tahong, yung tahong na berde. Pero ang tahong dito like green. Dito naman, ang pangkaraniwan na makita mo scallops, kundi scallops, is kalimasan, crab. Susunod na natin yung bawang. After magkaramelize ng ating onion. Alam niyo ba kung ano yung sikreto ng pagluluto is dapat marami ang sahog para yung na-enhance yung lasa. Yung lasa na talagang babalik-balikan mo. Ang sarap-sarap. So, susunod natin ang ating luya. Siyempre, kahit kinder, kaya kong lutuin na to dahil basic lang naman. So, after this, medyo lutuin lang natin ng konti para pag sinasadya natin ang ating mga scallops.
So itong scallops natin, yung wild saka yung original scallops, isahatiin lang natin sa dalawa, sa dalawang portion. Isang ginataan, saka isang tinola. Kasi yung ibang kasama ko dito gusto nila ng tinola, ng gata. So ako naman gusto ko tinola, gusto ko yung may soup ba. Mas masarap yung may hinihigop ka. May hinihigop kang soup sa mainit na panahon, Diyos ko po. So ito na tayo. Talam na natin yung mga original na scallops. So magtitira tayo ng mga iba sa kanila. Yung mga pangkaraniwang scallops dito kasi gito kalalaki. At ang laman nila parang scallops din na original. Eh sasangkutsay natin yan hanggang sa bumuka sila. So actually guys, mukha lang siya madumi pero nilinis ko na yan. At kinapitan na nga ng mga barnacles. Barnacles, limpids, kung ano-ano. Tama natin dito yan lahat. Yung maliliit. Saka ito, guys, kung natandaan nyo last episode ko na nanguha ko ng mga clam, ito yung nakukuha ko sa Saudi. Ito yung blood clam na kong tawagin. Blood clam, hindi siya dugudugugang ha. Blood clam siya. Masarap din siya, para lang siyang lason talaga. Fresh na fresh yung mga buhay pa yan, no? So yung ibang mga malalaki, tira natin doon sa mga kasama ko dahil nalutuin din nila. Ayan, pwede na sa kanila yan. So guys, ang dahil pa natira, oh, kalahating langgana pa ang natira para sa ibang lulure. So dito tayo, sakutin mo natin sila para bumuka, magbukahan. Kita nyo yung scallops natin, no? Diba? Sarap niyan. So, takpan muna natin mga 2 minutes. Then, balikan natin. Guys, check natin. Medyo buka na yung ating mga scallops. So, ang gagawin natin, sasabawin muna natin. Para dagdag pulo. Sama na natin ang ating mga ingredients. Ang ating sponsor, Magic Sarap. Magic Sarap ang ating asin na gawa pa sa China. Tadyahan lang naman sir, kasi hindi naman ako talaga dati akong cook, pero hindi ako pala tikin, pala timpla. Sige, babalikan na lang natin ng mga 3 minutes pa, hindi lang natin ako kumulo. Okay guys, kumulo na yung ating tinolang scallops. So, gawin natin ng ating basic na ingredients ang ating magulang pa sa lolo ko, sa impo, sa ingkong ko, kay Chay. Diyos ko. Actually, masarap to, sir. Guys, kasi yung mga katulad ng mga pulong sa iodine, kailangan kumain sila nito. Dahil lang ating is healthy. Pulong ng iodine. Ano ba ibig sabihin ng iodine? Iodine na ano yan, vitamins na kailangan ng katawan. Iodine. Para hindi sila tumubuan ng mga goiter, kasi usually mga hindi mga kumapalakain ng mga seafood, tinutubuan ng goiter dito para silang palaka. Hindi ko naman nilalakas, pero yung goiter kasi is a disease na lack of iodine sa katawan ng tao. So, papakuloyin ko pa to siguro mga 3 to 4 minutes pa para talagang pasok ang lasa. Baon na baon. Mukha lang siyang dirty dahil sa shell niya. Pero yung totoo is masarap to.
yung katulad ng mga hinuhuli kong alaan before, taho, ano ba yung tawag dito, oyster, kasi hindi yun same ng lasa ng ating scallops. Ang ating lasa niya is yung alaan. So once na natikman natin yung sabaw, kung ano lasa, kung anong outcome, ang sarap. Lasa ng chicken McDo. Chicken McDo. Ngayon na kayo nakakain ng scallops na lasa ng chicken McDo. Chicken McDo. Na may halong Jollibee pinasal. So well guys, siguro na dito na lang muna ako magtatapos. Tapos na yung pagluluto, medyo gutom na rin ako. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment na rin kung meron kayo pagkakataon, at pakihit na rin yung notification bell para sa ating susunod na na vlog. Sa susunod na episode ko, siguro may cover ko na yung pagluluto ng ganito. Kasi pagka once na nagpunta ako ng dagat, it's either alimasag, squid, or isda, or etong scallops ang kukulin ko. Kahit mag-random-random sila, okay lang. Magandang umaga dito sa Kuwait, magandang hapon sa Pilipinas, magandang araw buong mundo. Ciao! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's